magandang tanghali ulit. Ngayon, nandito tayo sa Deliveran dito sa Subang, Batangas. Tukod tayo, pangalawang araw na. Maraming salamat pala sa mga reaction nyo doon sa ating vlog na about sa tipid tips. Guys, itong pag-pre-wheeling kasi, isa nga talagang nakakabawas o nakaka-tipid tayo ng crudo pag nag-ano. Pero ito nga lang is baka sa ano, diba, delikado lalo na kung hindi mo alam kung paano gamitin ang pag-pre-wheeling kung saan lugar, eh maaaring madisinasya ka. Kaya kung hindi mo pakabisado, huwag mo nga subukan. So, salamat pala sa mga reaction nyo. At syempre, kailangan natin talakayin yung mga nag-comment. Kasi yung iba, may mga sumang-ayon na maganda nga daw. Pero, yung iba naman, isang mga hindi nila naiintindihan yung ano, ba't daw kailangan pa mag-tipid ng krudo eh, hindi naman tayo bumibig. Tama. Pero, eto yung mga sasabi ko, mga idol. Ako bilang driver, kung pumasok ako sa isang company, kung ano yung makakatulong sa company, eh yun ang ginagawa ko. Dahil hindi naman sa, kahit nasabihin mo, sila nga bumibili, sila nga. Pero siyempre, alam mo parang, iyaano mo, kung natutulungan ka ng company, dapat nakakatulong ka rin sa kanya. Para sa ganyang ano, hindi lang naman sa purpose na magtipid ka ng krudo, dahil ano, eh minsan, katulad nito, pagka mahabang tukod, gusto mong mag-aircon, magagamit mo yung naisave mo. Hindi naman sa porkete na tipid mo, eh income na ng company. Depende yun. Kasi katulad sa amin kasi, takal yung krudo, kumbaga sa ano, isang lugar na babihayaan namin, eto lang dapat kukonsumuhin yung krudo. So, ginagawa ko yung pagtitipid. Hindi naman lahat para sa company. Minsan, sa pangangailangan ko rin, minsan, katulad nito, kung gusto kong matulog, papaandar ako, palalamigin ko dahil sa sobrang init, o pag lumamig na yung loob, is makakatahinga ka. Yun din isang purpose natin. Hindi naman sa, para lang sa company. Siyempre, para naman sa ano, kasi, kung pumasok ka sa isang company, sa kang empleyado ng company, kung ano yung achievement ng company, achievement na rin ng mga empleyado yan. So it is kung yumaman yung company mo, eh maaaring maging maganda rin ang pakikitong. Siyempre parang ano yan eh, parang give and take yan. Kung ano yung pinanin mo sa company mo, maaaring eh masisipag tong driver ko at may pakisama sa kumpanya. O dibibigyan ko ng parang ano. So, isa na yun sa mga purpose natin dyan. Hindi naman ano. Tapos yung iba naman na nagsasabi, delikado. Which is tama, lalo kung sa mga hindi pa nakakasubok nito o hindi pa kabisado ito. Once kasi na namatay ang makina mo rito or na, tumatakbo ka tapos nag-pre-wheeling ka, namatay ang makina, maaring mag-lock yung ating manibela. Tapos hindi ka agad aandar yan, lalo na sa mga ganito, hanggat hindi mo bubunutin ang kambyo. So which is kung palusong ka, maaari kang malislas yan. Kaya ito, hindi naman sa ano, hindi siya tinuturo talaga sa mga baguhan. It is, ginagamit lang ito nung talagang may mga alam na. Tapos yung iba naman, sinasabi nilang bakit, ano, pag nag-pre-wheeling ka eh, kailangan ba doon sa palusong? Hindi. Hindi ka mag-pre-wheeling kahit na sa mga patag. Kasi may hit ang RPM niya. Once ito, katulad nito, minsan, kadalas ang ginagamit ko pag kayong medyo maluwag yung kalsada, patatakbuhin ko siya ng siguro mga palagay mo ng 100. Pag 100, bunutin ko yan tapos maluwag naman at wala kang gaanong ano. Pag bumaba na yung RPM niyan, siyempre hindi naman mo ang yung buwelo niyan. May buwelo yan. Kaya yun nung sinisave natin ang krudo. Kasi once na binunot mo yan, ang magiging under ng makina is naka-idle lang. Tapos yung takbo mo is maintain yung speed. So, kung kabisado mo yung truck mo, alam mo naman yung, ano, kayang ihinto yung kayang ano. Then, alam mo, pagka may panganib naman, pwede mo naman siya ibalik eh. Kasi, bawa, dito, maganda yung, ano, maluwag. Tapos, pagka dating mo rin sa, ano, medyo marami ng sasakyan, o parang delikado, pwede mo siyang ibalik. I-cambio mo siya kung saan mo, ano, ibalik mo siya. I-gear mo ulit siya. Kaya lang, yung makina under na talaga. So, once na nag-preno ka,
maibabalik agad yung hangin na gagamitin mo. So yun ang ano, hindi naman sa kung ikaw talagang bihasa ka na, napakadali lang, natutuo lang. Pag nag-freewheeling ka, dali mo naman ano, madiskartehan. Pag alam mong tigado na, balik mo na sa ano, gear. Huwag lang tayo dun sa mga ano, talo kung kargado tayo, huwag tayo sa mga palusong na matatarik. Alam natin yung ano, pero kung kabisado mo naman yung lusong na yun, maikli lang naman, sa diskarte yan. Driver nga ang makakapagbahan dyan. Pero kung hindi mo sigurado yung dadaanan mong kalsada, huwag mo subukan mag-freewheeling. Kasi baka mabulaga ka or magkaroon ka ng blind spot na hindi mo sigurado kung ano yung ano mo, maaari ka madiskarte. So yun. So sa mga sumasang-ayon, alam ko naiintindihan nila. Kasi sa ngayon, hindi naman sa tayo nagpapapugay sa company. Isipin natin talagang ang mga petroleum natin ngayon is napakamamahal. So, tapos sa tracking, hindi rin naman tayo kikita kung hindi tayo magkakarga ng mabigat. O ano, depende lang din yung rate na inaano sa atin. Kung saan yung location ng pagdideliveran. Saka depende lang din yung bayad sa atin. So ngayon, kung masisave mo ng konti yung ating krudo, mas medyo maganda yung kita, diba? Yun ang purpose natin, hindi yung pagyayabang. Yung iba, minsan, iisip nila pagyayabang, tapos pagdi-discuss yun, hindi tayo nag-aan. Hindi natin kailangan yung pagyayabang yun. Kasi ako, as a professional driver, hindi ko rin tinuturo sa tinuturo ako ang ganyan. Which is, ginagamit ko lang to para sa aking ano. Then, siguro, kung talagang gusto nilang malaman, comment nyo. Pwede kayo magtanong kung paano, saan mga lugar ko ginagamit ang pag-prewheeling. Kasi, eto, napakaganda rin. Kasi, ang ating binibiling krudo, hindi naman natin sariling mina yan. Yun nga, gasto tayo ng gasto ng krudo. Yung iba, minsan, ahataw na sa biyahe, tapos minsan na pagdating pa sa deliveran, nag-i-aircon dahil sagana sa krudo. Which is, natutulungan lang natin yung mga oil company na yumaman sila ng yumaman. Ginagamit natin sa pang sariling ano na patulog lang, anumang ganong gamit. Ayan. Pero kung talagang iisipin natin yung ano, yung magandang bunga, doon tayo. Doon tayo doon sa masama. So, maraming salamat pa sa mga nag-comment sa ating video. Sana mabuhay kayo. Dala muna ulit. Magandang panghalik.